stays together, stays together, always. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dear Lord, we humbly ask you to bless and sanctify our home and all the members of our family. We offer you our gratitude for all that you have done for us, for all that you have given us, and for the example of family virtues set for us by your own holy family. We consecrate ourselves to you, our trials and our joys, so that our home may ever be a shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Please protect and bless each member of our family from all forms of danger, calamity, evil, and temptation. Jesus, Mary, and Joseph, look with compassion and love on all families throughout the world. Give us the grace to be dutiful and pious parents, holy and obedient as children, so that our home on earth may foreshadow the love and happiness of our home, which is prepared in heaven. Amen. Switch channels. Sit back, relax, and join Priya Bird in this week's edition of Once Upon a Saint. Magandang magandang araw po sa kanila mga kaibigan. Kami po'y tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. At syempre, sa ating palatuntunan, ang lagi nating unang tanong ay, nagdasal ka na ba? Na dapat maging sagot ng lahat ay, yes! Nagdasal na! At syempre, may tanong din tayo sa mga kabataang naririto. Handa na ba kayo, mga bata? Opo! May sasabihin sa atin si Emiel at si Marife. Kung handa na tayo, anong ating gagawin, Emiel at Marife? Magpunapos tayo ng maayos dahil nandito na ang One sa Panasin! Ito lamang po ang tayong programa sa telebisyon kung saan alalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran na mga tunay na superheroes at sila'y walang iba kung hindi ang mga banal. At syempre sa araw na ito, kasama natin ang mga mag-aaral mula sa Perpetual Cavite Institute. Dumako po tayo dito sa kanilang lugar na kung tawagin ay Indang, Cavite. Magandang araw po sa lahat ng mga taga-Indang at siyempre sa lahat ng mga taga-Cavite, ang bayan ng mga magigiting, ang bayan ng mga bayani. Yay! At siyempre, alamin po natin ano ba nagaganap dito sa kanilang Perpetual Cavite Institute. At sa ating kwento ngayon, ito ay kwento ng mga banal na sanang isinilang siya ay naroroon niya ang kanyang matining na pananalig sa Diyos. Sino kaya ang santo na ito na lagi niyang binibigyang diin ang tungkol sa pagsisisi sa kasalanan? Ano ba ang kasalanan? Ha? Sino makakasagot? Ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay paggawa ng mali. Ano ang kasalanan? Paggawa ng mali. Ano pa kaya ang masasabi natin sa kasalanan? Ha? Sino makakasagot? Ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Paghiwalay ang tao sa Diyos, masaya ba ang Diyos? Hindi!
hindi siya masaya. At ano naman ang kalalagayan ng tao kung hiwalay siya sa Diyos? Siya ay maaring mabulid doon sa dagat-dagatang apoy na sinasabi o kaya sa impyerno o kaya ay doon sa kawalan ng pag-asa. At ito ang ayaw mangyari nitong santo na ito. Kaya ang tangi niyang adhikain sa buhay ay iligtas ang kaluluwa ng mga tao at sa pamamagitan ito ng pagkukumpisal. Napakahalaga sa santo na ito ang pangungumpisal. In fact, itong santo na ito, makita ka pa lamang niya, ay, alam na niya ang iyong kasalanan. Na ikaw hindi ka na naman nag-aral ng iyong leksyon, na ikaw nanonood ka na naman ng TV, na ikaw ay nag-PPSP, na ikaw ay nag-Facebook, ang may mga kaibigan sa Facebook, alam niya na kaagad. Minsan nga, dumating ang isang babae. Pag tinignan mo yung babae, parang gula-gula nito ang itsura niya, parang hindi siya masaya, parang hapong-hapo ang itsura niya. Pero nung lumapit siya dito sa santong banal, ang sabi ng santo, huwag ka na mangumpisal dahil alam ko na ang lahat ng iyong mga ginawa. Isa kang mabuting tao. Nagulat ang lahat kasi iisipin mo na yung babae na yon ay hindi ganoon. Lumapit naman ang isang lalaki. Napakaganda ng suot niya at napakatikas at mukhang mayaman. At pagkatapos ng sabihin niya, ako po yung mangungumpisal. Sabi mo sa akin ang mga kasalanan mo. Ako po ay nagsinungaling, ako po ay nandaya, ako po ay sinabi niya lahat. Naghihintay pa rin yung tao na yon, nung yung pare. Nakalimutan mong sabihin sa akin ang tungkol sa yung ginagawang pangangalunya. Ano ba yung pangangalunya? Nagkakaroon ng relasyon sa ibang babae. Nagulat yung lalaki. Ha? Paano niya lang? Nakalimutan mo rin sabihin sa akin na ikaw ay nandadaya sa iyong negosyo. Nagulat na naman. At nakalimutan mo rin sabihin sa akin na ikaw ay may anak sa ibang babae. Nagulat yung lalaki at naumalis siya. Ang tanong mga bata, kung ang paring ito ay makilala ninyo, mangungumpisal ka ba sa kanya? Kahit alam na niya na ikaw ay mahilig sa taba, na ikaw ay mahilig sa ganito. Subalit, ang paring ito ay narayo at nilalapitan ng marami. At napakabait ng paring ito. In fact, papunta na siya sa Cuba bilang bagong halal na arsobispo ng Cuba. Subalit ang sabi sa kanya, mahal na arsobispo, may tatlong kabataan po at isang matanda na papatayin sa araw na ito. Nag-alala siya. Kung mamamatay ang mga tao na yon at sila ay nasa kasalanan, kailangan niyang iligtas ang kanilang mga kaluluwa. Kaya bago siya umalis, pinuntahan niya yung mga tao. Kinausap niya isa-isa. Pinagkumpisal niya. At ang sabi ng tao, nung pare, ikaw, ano ang iyong malaking kasalanan? Ang sabi nung binatilyo, hindi ko pa mapapatawad ang aking ina. Bakit nangyari yun? Dahil kung dinisiplina niya ako nung araw pa, hindi ako nagkasala sa lipunan, hindi ako nakagawa ng malaking kasalanan, hindi ako mamamatay ng ganito, kasalanan ito ng nanay ko, hindi ko siya mapapatawad. Alam mo ang ginawa nung pare? Dumapa siya at nakiusap, patawarin mo siya bago ka mahulog sa kasalanan at sa kadiliman. Nang umpisal, kinausap nung pare sa dakong huli, inay, patawarin mo ko. Kaya, nung mamatay na yung mga tao, alam niya na ang mga tao na ito ay nasa state of grace o biyaya at grasya ng Diyos. Sino ang ating banal na ito? Mga bata, ipinakikilala ko sa inyo ang ating kwentong banal, ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni San Antonio Maria Claret. At napakamakulay ng kanyang buhay. Isang bagay na gusto niyang gawin sa mga tao ay iligtas ang kanilang mga kaluluwa at alisin sila sa kasalanan. Ayan. Makasalanan ba ang tao? Oo, hindi. Tayo ba ay makasalanan? Mabuti naman at inaamin natin na tayo makasalanan. Kaya araw-araw dapat tayong nagdarasal. Araw-araw dapat tayong humihingi ng tulong sa Diyos upang tayo'y gabayan na laging nasa matuwid na landas.
At narito na ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni San Antonio Maria Claret. Once upon a time, may isang batang isinilang. Christmas Eve! Pagka Christmas Eve, kailan yun? December 25! Ha? Christmas Eve! December 24! Kasi Christmas Eve, no? Bago magpasko. Kaya, noong December 24, isinilang ang batang ito na ang pangalan ay Antonio Maria Claret. 1820. Napakatagal ng panahon. Doon sa lugar na yon sa Espanya, na kung tawagin ay Salent. Saan yun? Salent. Saan? Salent sa Catalonia, Spain. Saan yun? Salent, Catalonia, Spain. At siya ay ika-5 sa 7 magkakapatid. Ikailan siya? Ika-5. At ang kanyang mga magulang ay sila Juan at Josefa Claret. Ano mga pangalan ng magulang nila? Juan at Josefa Claret. At ang maganda sa pamilya, bata pa lamang si Antonio ay tinuruan na siya ng kanyang ama na magrosaryo. At ang sabi ng daddy niya, o ang sabi ng tatay niya, anak, huwag mo itong aalisin sa iyong bulsa. Sa anumang pagkakataon na ikaw ay dinadalaw ng mga tukso at panganib, magdasal ka. Ito ay handog sa atin ang ating mahal na birhen at ito ang ating kalasag ng pananampalataya. Naritong lahat ang kwento ng Biblia. Ang paghihirap, ang pagsilang, at ang buhay ng ating Panginoon hanggang siya ay umakyat sa langit. Kaya anak, lagi mo itong dadalhin at ilalagay mo sa iyong bulsa. Nasaan ang inyong mga rosaryo? Meron ba? Aba, very good! Palakpakan natin ang mga batang ito. Samantalang, ang nanay niya, tinuruan siyang laging magsimba at kung may suliranin, ay maupo sa harapan ng Blessed Sacrament, yung Adoration Chapel na tinatawag natin sa mga simbahan. At naroon lagi siyang nagdarasal. At syempre, sa kanilang mahal na patron ng Salent. At yon ang gawain ng bata hanggang sa siya ay unti-unting lumaki. Isang araw, 5 taon pa lamang siya, matutulog na lamang matapos niya magdasal, napatigil si Antonio. Napatigil siya at nag-isip. At napahawak at sa kanyang upuan. Sabi niya, ano kayang mangyayari kapag ang lahat ng tao ay naging makasalanan? Kapag ang mundo ay makasalanan, ang mundo ay magiging bilanggo ng impyerno. Kawawa naman ang mga tao. Kawawa naman sila. Kawawa naman ako. Umiyak siya mag-isa. Dahil iniisip niya, kung ito makasalanan, ito makasalanan. Lahat tayo ay bilanggo ng impyerno. Gusto niya ba yun? Dahil yun ang natutuhan niya sa kanyang catechism class na ang mga makasalanan ay mahihiwalay sa Diyos. Kaya pala ang kanyang gustong gawin sa kanyang buong buhay ay magligtas ng kaluluwa ng mga tao at alisin sila sa kasalanan na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ngayon, sino sa inyo ang gustong mahiwalay sa Diyos? Sino sa inyo ang manatili sa kasalanan? Kasalanan. At syempre, ayaw natin yan. At si Antonio Maria Claret. At nais niyang maging isang pare. At eto nga. Siya ay naging pastor sa kanilang lugar. Naging assistant pastor sa kanilang simbahan. Sa kanilang mahal na patron na Our Lady of Fusimania. Na patron ng Salent, Catalonia. At naroon siya, pero ang sabi niya, dapat ipaalam ko sa lahat ng tao sa buong mundo na sila ay hindi dapat manatili sa kasalanan. At nais niyang magmisyon. Kumbaga, hindi lamang siya doon sa Salent, kundi para lumawak pa ang kanyang sakop upang maipahayag niya
na hindi dapat mabuhay ang tao sa kasalanan. Kaya naman, pumunta siya sa Roma. At doon ay nakipag-usap siya sa pare na nangangalaga ng propagation of the faith. Subalit, wala doon yung pinakamataas na tao para kanyang isang guni ang kanyang gawain. Kaya sumama siya sa mga Hiswita, sa generalate ng mga Hiswita sa Roma. At tinanggap naman siya, kaya sinama siya ng mga Hiswita sa mga gawain nila sa ospital, sa mga prisoners, sa pagtuturo. Pero, unti-unti, hindi siya makalakad. Nahihirapan siya lumakad. Nagkaroon siya ng crippling disease. Hindi siya makalakad. Nahihirapan siya. Kaya ang sabi nung pinakapuno ng mga Hiswita ng mga panahon na yon, Antonio, maaaring ang pagsama sa amin ng mga Hiswita ay hindi para sa iyo. Kaya siguro kinakailangan mo nang bumalik sa Salent, sa Catalunya. Wala nagawa si Antonio kung hindi ang sumunod, kaya't bumalik siya sa Salent. Subalit nang makarating siya doon at ang sabi ng obispo sa kanya, umakit ka muna sa bundok ng Biladrao, yun ang pangalan ng lugar, upang magpahinga. Umakit naman siya sa bundok ng Biladrao. Nagulat siya, gumaling siya. Subalit sino ang nasa bundok ng Biladrao? Mga mahihirap, mga may sakit, mga walang makain, mga gusgusin, mga nakita niya ang kahirapan ng buhay ng mga tao doon. Subalit ang sabi niya, dapat ang mga tao na ito ay matuturing makilala ang Diyos. Kaya patuloy siya sa pagsisermon. May lumapit na isa sa kanya, inuubo. Siyempre nahirapan siya. Ang sabi niya, kumuha siya ng dahon, pinigaan niya yung tubig at hinalo niya, inumin mo ito para mawala ang iyong ubo. Nung inumin niya yung tinimpla ng pare na si Antonio, ay nawala ang ubo. Kumuha ng oregano at pinigaan niya ang kalamansi, nawala ang ubo. Abay sabi, baka ang pare ay manggagamot din. Lumapit naman yung isa, pakigamot po ang aking sungkat. Kumuha naman siya ng dahon ng kamantigi. Itinapal. Gumaling. At yun namang isa ay nahihilo, pinaamoy ng ganitong halaman. Gumaling. Kumalat ang kanyang paggagamot sa mga tao. Subalit paggagamot lamang siya, pakatapos niyang magmisa at magsermon. At ang sinasabi niya sa mga tao, maging tapat ang mag-asawa sa isa't isa. Ano ibig sabihin? Huwag kayo maghihiwalay. Ang pinagtali ng Diyos sa langit, hindi maaaring papaghiwalayin ang tao dito sa lupa. Kaya naman maraming tao, pag may misa na siya at magsisermon na siya, napupuno dahil gustong gusto nilang marinig itong si Padre Antonio. At hindi lamang dun sa lugar na yun sa Biladrao, gusto niya ipahayag ang tungkol sa Diyos. Lumipat pa siya sa ibang lugar, lumipat pa siya sa ibang lugar, naglalakbay siya sa kabundukan na yun. Ang hindi niya alam, inilalagay niya ang kanyang sarili sa kapahamakan. Isang hapon, naglalakad siya. Wala siyang ibang dala kundi mapa ng Catalunya. Isang loaf of bread. May dala siyang libro at may kung ano-ano pa. At papadilim na, naglalakad siya, may tungkod patungo sa kabilang bayan. Bigla na lamang may dumamba sa kanya na tatlong malalaking lalaki. At nagulat siya, sabi niya, sino kayo? Ano kaya ang gagawin ng tatlong mga mababangis na lalaki na ito? Ano sa palagay niyo? Sasaktan. Tama. At sabi nung isa, akin na ang bag mo! Sabi nung isa, huwag kang gagalaw! Pag gumalaw ka, papatayin ka namin. Sabi naman niya, wala namang problema kung kailangan mo ang bag ko. O ayan, tingnan mo. Binlat-lat agad ang laman ng bag. Ang laman lang ng bag ay ang kanyang pang-ahit at ang kanyang Biblia. Galit na galit yung isa, wala ka man lang pera! Pare ako, wala naman akong pera. Kung wala akong pera, pasensya na. Hinalugog ang kanyang, wala kami. At ang nakuha sa kanyang bulsa ay? Rosario. Tapos, ito lang ang laman ng iyong bulsa. Sabi niya, yan nga, kasi nga, pare ako. Hindi mo ba naintindihan? Pare ako. Sige, umalis ka na. Wala naman pala tayo mapapala sa pare na yan. Akin na yung rosario ko. Lakad na siya. Ay nga pala, sabi niya doon sa tatlong harabas na ganyan.
Pagpunta ko mamaya sa bayan at may nakuha akong ano sa kanila, anumang pagkain, babalikan ko kayo, ibibigay ko sa inyo. Bala ka sa buhay mo! Sabi na, lakad na, bumaba na. At nag-sermon na siya doon sa mga tao doon. Abay, binigyan siya ng pagkain, binigyan siya ng napakarami, at kung ano-ano pa. Naisip niya pa rin yung tatlong mga haragan na yon. Binalikan niya. Binalikan niya. Hoy, andiyan pa ba kayo? Hoy, nandito na ako. Lumabas na naman yung mga tatlong haragan. Bumalik ako! Eh, kasi may dala na akong ito, may damit para sa'yo. Kaso sa'yo yan. O ito, may pagkain. Kaso sa'yo yan. At ito pa, meron pa akong kaprasong pera. Ayan, kunin niyo na. Thank you very much, ha? Nagulat yung tatlo. Ano nga ulit trabaho mo? Pare nga eh. Ano ka ba? Hindi mo maintindihan? Pare. Ikaw ba yung nagpapakumpisal? Oo. Pwede ba ako mangumpisal? Father, gusto ko mangumpisal. Nangumpisal yung tatlo at pinatawad niya at naging kaibigan niya. Ganon ang powers ni San Antonio. Nang sa ganon ay maging mga anak ng Diyos. At ito po ang maganda. Nung siya ay nasa Cuba, naku, abay marami ding mga tao na hindi siya gusto. At yung iba, nagbabasa ng mga malalaswang babasahin. Nababahala siya. Alam niyo yun, yung mga malalaswang babasahin. Ano ba ang nilalaman ng mga malalaswang babasahin? Mga babae. Nakahubad. Mga lalaking nakahubad. Alam mo, nakabrief. Naku, alam na mga bata yan, ha? Alam mo po ang ginawa niya? Namigay siya ng mga libro tungkol sa buhay ng mga santo, namigay siya ng holy cards, namigay siya ng istampita, namigay siya ng sa ganun, maalis ang atensyon ng mga tao sa mga bagay na mga malalaswa. Dahil ito ay naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Malawak na ang kanyang mga ginawa doon at nagsimula ng maitanim ang mga gawain ng pagbibigay ng karunungan at kaalaman tungkol sa Diyos. Subalit, siya ay ipinatawag ng reyna ng Espanya, si Queen Isabella. At ang sabi ng reyna, kailangan ko ng isang matalino at banal na confessor. At yan ay walang iba kung hindi si San Antonio Claret. Sabi niya, bakit ako? Wait, ikaw ba yung nagpapakumpisal? Oo. Pwede ba ako mangumpisal? Father, gusto ko mangumpisal. Nangumpisal yung tatlo at pinatawad niya at naging kaibigan niya. Ganon ang powers ni San Antonio. Nang sa ganon ay maging mga anak ng Diyos. At ito po ang maganda. Nung siya ay nasa Cuba, naku, abay marami ding mga tao na hindi siya gusto. At yung iba, nagbabasa ng mga malalaswang babasahin. Nababahala siya. Alam niyo yun, yung mga malalaswang babasahin. Ano ba ang nilalaman ng mga malalaswang babasahin? Mga babae. Nakahubad. Mga lalaking nakahubad. Alam mo, nakabrief. Naku, alam na mga bata yan, ha? Alam mo po ang ginawa niya? Namigay siya ng mga libro tungkol sa buhay ng mga santo, namigay siya ng holy cards, namigay siya ng istampita, namigay siya ng sa ganun, maalis ang atensyon ng mga tao sa mga bagay na mga malalaswa. Dahil ito ay naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Malawak na ang kanyang mga ginawa doon at nagsimula ng maitanim ang mga gawain ng pagbibigay ng karunungan at kaalaman tungkol sa Diyos. Subalit, siya ay ipinatawag ng reyna ng Espanya, si Queen Isabella. At ang sabi ng reyna, kailangan ko ng isang matalino at banal na confessor. At yan ay walang iba kung hindi si San Antonio Claret. Sabi niya, bakit ako? Wag na lang ni. Kumbaga. Subalit wala siyang nagawa dahil ang naguutos ay ang reyna ng Espanya. Ang sabi ng banal. Nung ipinatawag siya ng kanilang ng pinuno nila. Gagawin ko po yan sa maraming kondisyon. Anong kondisyon? Una,
Ako po ay hindi titira sa palasyo ng mga maharlikan. Ayaw mo? Ayoko po. Ikalawa, ako po ay magpapakumpisa lamang sa mahal na reyna at ang kanyang mga anak. Subalit, hindi po ako sasama sa kanilang gawain. Ayaw mo? At ikatlo, ako po ay patuloy na gagawa ng paglilingkod sa Diyos at magsisermon at mangangaral sa mga tao. Sinabi ito kay Reyna Isabela at ang sabi ng bahala rin na, ah, kakaiba ang inyong arsobispo. Lahat na lang ng tao ay gustong dumikit sa akin. Siya ayaw niya. Magkaganon pa man, wala akong problema. Kaya dumating doon ang banal at nagpugay sa mahal na Reyna at tinanggap naman siya. October 24, 1870. Nalungkot ang marami. Ang kagilagilalas, nung namatay siya, natatandaan niyo na lumakad siya sa bundok ng Biladraw, kung saan hinuli siya ng mga masasamaan loob na lalaki. Nagliwanag yung bundok. Lumiwanag. Nagtataka yung mga tao. Dalawang gabing lumiliwanag ang bundok. Palatandaan na ito ang lugar na dinaanan ng banal. Higit sa lahat, nung siya ay ililibing na at binabasahan na nung pare ang kanyang bangkay, may dumating na ibon. Umawit ang ibon sa harapan ng banal. Umawit ng umawit ang ibon at nagulat yung lahat. At nung magbigay na ng homily yung pare, tumigil ang ibon at nakikinig. At nung kantahin na ang salmo responsorio, umawit na muli ang ibon. At sa dakong huli, umalis ang ibon. Sino kaya ang ibon na yon? Ang sabi ng mga madre, ang ibon ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Dahil may mga madre siyang nakasama doon sa lugkumbento ng mga madre habang nagdadasal ang banal na si San Antonio. Christmas Eve, December 25, makatapos ng misa, nagkaroon ng ecstasy si San Antonio at sa kanyang ecstasy ay nakita niya ang mahal na birhen, hawak-hawak ang Baby Jesus, at inabot na mahal na birhen kay San Antonio ang sanggol na si Jesus. Mga bata, ito ay karanasan din ni San Antonio de Padua. Nang siya ay mamatay, pakalipas ng 27 taon, hinukay na muli ang kanyang kabaong. Ano ang kanilang nakita? Buong-buo, mabangong katawan na parang kalilibing lang na katawan ni San Antonio Maria Claret. Palatandaan na ang santong ito ay tunay na banal, na ang tanging gusto niyang mangyari, alisin ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng pangungumpisal. Mga bata, sana naibigan niyo ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni San Antonio Claret. At yan din ang iniiwan namin sa inyong lahat. At siyempre, bago tayo tuloy ang magpaalam, iniiwan po namin sa inyo ang mga mahalagang katangian ng ating founder, Servant of God, Father Patrick Peyton, CSC, to always pray, katulad ng pananalangin ni San Antonio Maria Claret, and pray as a family. Because the family that prays together stays together, and the world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan, dito lamang sa One sa Panasin! Yeah! I ask every family, please pray the rosary. The family that prays together stays together. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts
and Nate's joy. Move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement. The family that prays together stays together. Our strength will come from hearts united in the Lord.